Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem at liban sa mga apostol. Lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid, kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang magandang araw po, mga kapanalig, mga kaibigan. Narito naman po tayo sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ito po ang iyong lingkod, Father Bong po lamang. At medyo matagal ho na hindi ako nakasama ninyo. Pero ngayon, magsisimula po tayo uli. At ngayon po ay ang Miyerkules, sekatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At dito po, mahalaga na unawain natin ng mabuti ang mabuting balita. Sinasabi po sa unang talata, "Ako ang tinapay ng buhay." Ako ang tinapay ng buhay. Ito po ang unang-unang ako, tinasabag na ako. Kasi ako ang ilaw, ako ang ganito. Ito yung unang pito ng pagpapahayag ng ako, ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito ay para sa atin, mahalaga ang tinapay. Dahil ito ay sagisag ng ating pagkain. Kaya nga, alam natin na iniwan ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tinapay at alak. Mahalagang pagkain noong panahon ng ating Panginoon. Tinapay. Subalit, sasabihin ng Panginoon na ang tinapay sa dulo ng maraming mga taon at bago siya dumating muli, ang tinapay pala na dapat nating tanggapin ay hindi lamang iyong kanyang katawan at dugo, kung hindi po iyong salita ng Diyos. Na ito
ang tunay din na tinapay para sa ating kaluluwa. The bread of life. The bread of life ang ibig sabihin po, mga kapanalig, na hindi na po tayo muli mamamatay. Kapag hindi na po tayo mamamatay muli, anong maiiwan? Ay di siyempre ho, yung tunay na buhay na walang hanggan. Sinabi nga ni Amos na mayroong darating na panahon na kung saan gutom na gutom ang tao sa salita ng Diyos. At ngayon ata po, mga kapanalig, ngayong panahon, ang tao ay gutom na gutom sa salita ng Diyos. Kaya po magpasalamat tayo na tayo ngayon ay mayroong mga pamamaraan na kung saan ang salita ng Diyos ay inyo pong napapakinggan. Ang TV Maria po ay sinisikap ng salita ng Diyos ay maibahagi sa lahat ng tao. Mayroon din pong ibang mga social communications media na kung saan ang ating Holy Father, Saint Francis, si Pope Francis, ay sinasabi niya na ito ngayon ang bagong marketplace. No? Yung mga text messages, Twitter, Facebook, and so on. Kaya nga, mismo ang Vatican ay nandyan na rin po sa tinatawag na sa panahong ito na ano ba tawag niyan? Digital world, no? Sa digital world po, diyan ang bagong dapat evangelization program ng simbahang Katolika. Kaya huwag po kayong magtaka kung bakit kapag binuksan po ninyo yung mga Facebook, marami na ho na mga quotations from Pope Francis, quotations sa Bible, at ngayon, ito po'y mahalagang mahalaga para sa atin. Lalong-lalo na po sa mga kabataan ngayon na talagang magaling sila sa mga digital text, digital kung ano pa, mga ibang pamamaraan ng communication. Ito po ang hinahanap ngayon. Kaya dapat ho, maging maganda rin ang evangelization program ng simbahan. Kaya sana po, suportahan ninyo ang TV Maria para sa ganito ay talagang tuloy-tuloy na maibahagi ang salita ng Diyos. Ito po ang magiging tinapay ngayon para sa lahat. Alam po ninyo, sabi nga po sa Gawa, chapter 8, verse 4, ipangaral ng mga nangalat ang salita saan man sila pumunta. Kaya nagkaroon ng malaking kaligayahan sa lungsod na iyon. Nung ipinangaral ho ng mga apostoles ang salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay, marami ho ang nagbagong buhay. Ganito rin ho ang mangyayari kapag tayong lahat ay ating tutugunan ang hamon na maging tinapay sa mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipapalaganap natin ang kaharian ng Panginoon dito sa mundo. Saw when he closed his eyes for the last time.